Ano di bang ko parang kang iba na liwi ah. May taga camera. Celebrity. Yun, number one. Door number one. Yeah. Yan lang. Tapos magantay. Ang sabi? Napagalitan ka pa yata. Grabe naman sila magantay. Ayun mga kaibigan, magandang hapon. Nandito ulit kami ni Buddy Brent, yung ating kasamang tinuturuan tungkol nga sa pagtawid ng border. Nakita nyo naman yung mga moves niya mga kaibigan, talagang halatadong experience na experienciadong na si Brent. Ito ang pinakabata mga kaibigan na nakilala kong truck driver. Ilan taon ko na pala ulit? Kaka 21 ha? Tingnan nyo mga kaibigan, after 20 years pa muli. Oh, yung sahod niya, sahod ko, halos parehas lang. Yaman na si Brent niyan. Hindi na niya kailangan maglayas. Sabi nga nila, hindi na niya kailangan pumunta sa malayo. Hindi mo na kailangan maglayas, Brent, para malayo mararating mo. Truck driver ka na kasi. So anyway, tanong ko lang, buddy, no? Bakit nagustuhan mo yung pagiging truck driver? Ano ang naging motivation mo? Sino naging discourage sa'yo na maging truck driver? Well, papasok po sana ako sa college as a mechanic. But dati po hinahatid-hatid ko po yung kuya ko. He's also a long-haul truck driver po siya. Mm-hmm. Tapos minsan pag hinahatid ko po siya, like, parang naisipan ko po, like, parang ang saya po nung maging truck driver. Kasi nga po, like, nagta-travel po sila. You get to see, like, different places all the time. Uh-huh. So sabi ko po sa kanya, gusto kong kumuha ng truck driving license. Uh-huh. Tapos like over like past few months after that, like naging seryoso po ako sa pagta-truck driving. So uh-huh. Yun, like naging truck driver na po ako. Mm-hmm. Like when I was 19 years old. Okay. So basically talagang isa sa naging courage sa'yo ay yung brother mo, kasi ay isa siyang truck driver. Yeah. Shoutout mo, anong pangalan ng brother mo? Shoutout sa kuya ko, si Mark Lawrence. Shoutout, Kuya Mark! Yeah. Baka sakaling nanonood ka sa video vlog nila kayo, makita mo si Brent. Si Brent, celebrity na! Okay, so ibig mo sabihin, si kuya mo lang ba ang truck driver sa family niyo? Actually, also, yung dad ko po, truck driver din po siya sa Saudi dati. And like, nung bata po ko, lagi niya po like, sinasabihan kung paano yung mga truck driving niya po. And I always find it interesting naman po. So, yun. Na parang, yun din po yung nag-push sa akin na, well, I really wanna be a truck driver, no? Okay. So, yeah. Okay mga kaibigan, mamahalin, bigatin, Inglesero, hindi ko magets eh. Pero anyway mga kaibigan, malinaw na malinaw dun ha. Si Brent, talagang born to be a truck driver. Kumbaga, nasa dugo niya ang pagiging truck driver. Kasi yung father niya, which is dati ng truck driver doon sa Saudi. Yun. And then yung brother niya, isa rin siyang truck driver. Kaya ibig sabihin, si Brent talagang pinanganak na maging truck driver. Yep. Ayun. And then, nakita nyo yung previous na video natin mga kaibigan, yung sa pagtawid sa border from Canada to the US. Ngayon naman, si Brent naman ang ating pagagamayin sa pagtawid mula sa US to Canada. Siya naman ang magdadrive para ma-experience niya yung mismong pagtawid at kung ano yung mga katanungan doon sa border. Mga kaibigan, nandito na tayo sa highway at si Brent ang ating driver ngayon. Siya ang piloto ng truck natin. Yan. Parang nagsusuyop lang siya ng soft drinks eh. Kabetra nung mag-drive eh. Oh my God.
ang plano namin ni Brent, maghahanap kami ng pagpapagasan. Hindi, diretso mo lang. Diretso mo lang, oh, diretso mo lang. Ang plano namin ni Brent, mga kaibigan, ay magpapa... Ang plano namin ni Brent, mga kaibigan, ay maghahanap kami ng pagpapagasan. Kaya nasa kalahati na rin yung aming gasolina. Yun. Iba talaga, mga kaibigan, kapag ka nananalay tayo ang dugo mo bilang truck driver. Asa yung dugo ang pagiging truck driver, alagang mahusay ka, magkaganan, ha? Sabi ka na nga, ba, Approaching Pilot Travel Center. In 1.5 miles, turn left on 33rd Street South, CR 84. Veteranong bit. Sorry. Veterano si Brent. From father to brother. Yun ang trabaho ng parents niya sa Saudi. Brother niya ay truck driver din, which is sa brother niya na kuha yung pagiging truck driver. O yung brother niya ang nag-motivate sa kanya ng maging truck driver. Di ba, Brent? Yup. Galing na bata ito, maingat pa. Yun, kahit saan dyan. Yan. Untayin mo lang, yun. Swap your interior reward cards. Yan. Para makagain ka ng free items, showers. Yun. Ngayon, lagyan na rin natin yung reefer. So, ilagay mo boat. Kasi mo muna yung gloves mo. Boat. Yun. Tigas mo talaga. Tigas mo pisilin. Okay, so def. Lagyan mo na rin yung def. Yun. Yun. One moment, please. Okay, enter vehicle number. Okay, yun. 2069. Yun. Enter. Aha. Yan. Bilis. Ayun. Do you want to add? No? Tigas eh. Continue. Yan. One moment please. Okay. Hindi mo na pala kailangan ano, enter yung ID mo. Yan. Ano bang ko para kang Ivana Liwi ah. May taga camera. Celebrity. Sabi ko na nga ba, magaling ang batang ito. Alam niya ang ginagawa niya.
road. Veteranong veterano. Ano na eh, mahigit one year na siyang ano eh, nagdadrive eh. Experience na siya. Ayun mga kaibigan, magandang umaga. Kasama ko ulit si Brent. Good morning, Brent. Good morning. Ayan. Ayun, papunta kami ng Ambassador Bridge sa Bridge of Canada. Ang lesson namin ngayon is si Brent ang aking patatawirin sa border kay wala pa siyang experience, at para ma-experience na rin ngayon para sa susunod na biyahe niya siya na lamang mag-isa. Ayan, mga kaibigan, mahusay mga kaibigan to si Brent magmaneho. Mal-experienciado na rin siya. Eh wala na akong masasabi rin. Kakatulog ako maayos eh. Habang nagdadrive siya ng gabi. Yun ang isa kong gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan, no? Sa pagiging team driver. Kapag yung ka-team mo is maingat mag-drive, aba ikaw naman na natutulog doon sa yun. At kung ikaw naman na natutulog sa bank, makakatulog ka ng off duty ka. After that, kung ikaw naman yung magda-drive, malakas ka, yun, kompleto ka sa resistensya, para ka lang natulog sa bahay pagka ganun. Aya bale, ang masasabi ko doon is yun. Respeto sa ano, sa ka-team driver, yun yung number one na key upang sa ganun parehas kayong makuha yung inyong pahinga. Mahirap din naman mga kaibigan na matutulog ka para kang suman pa ikot-ikot doon sa loob ng doon sa loob ng iyong bunk bed, hindi makatulog mamaya 10 hours na yung off duty mo, hindi ka pa nakatulog, kulang ka sa tulog, mangyayari niyan, over fatigue ang kinalabasan mo, hindi ka makakatulog niyan. Highway, and then slide right in 0.3 miles. Ayun, ayun mga kaibigan, Bridge to Canada. In a quarter mile, slide right on exit 47B, Bridge to Canada. Woohoo! First time mo, Brent? First time mo? First time po. First time, yeah. Andoon yung Bridge of Canada. Kapag ako ang mag-isa dito mga kaibigan, nakita nyo naman, hindi ko masyadong naitututok yung camera doon sa Ambassador Bridge. Kung saan madalas lang natin nakikita sa area yan, sa mga may drone at saka yung yung sa pelikula, yun. Oh. Punuan doon sa may ano. Tapos maghahanap tayo ng parkingan dyan sa Bandarian. Dahil kukunin namin ni Brent yung ACE manifest na gagamitin namin sa pagtawid sa border. Ayan Brent, nakakuha ko na yung ating ACE manifest dyan sa Ambassador Bridge. Tuloy, napabili ako ng ayan, mga kaibigan. Ano to? Sombrero! Mahilig ako sombrero eh. Kita nyo naman, kaya tuloy yung mga followers natin, viewers. Sabi ko, manta daw ako, para daw ako si Prel Boy Rino. Hindi naman. Okay, so ito yung
Ace Money Face namin ni Brent, mga kaibigan, ha? Papakita ko rin lang sa inyo. Nakalagay dyan yung pangalan namin, pangalan ko, pangalan niya, at saka etc. Mga number ng mga truck. Ayan. Ang gagawin dito, Brent, is yung ano mo, yung passport mo, kunin mo. Iipit lang natin na ganito, no? Ipit lang. At pagkatapos, ilagay mo dun sa pinakaharap. And then mamaya pag nandun ka na sa boot nila, iabot mo lang. Kailangan laging ganito ang diskarte mo, kasi ayaw nila yung andun ka na, ay tika, nasaan kaya yung aking passport? Maghahanap ka, masesermonan ka pa. Para iwas sermon, no? Yeah, sige. Para ganun, ipit mo yung sayo dyan, ipit mo. Ikaw kang primary ano dyan, eh. Yan. Ipin lang mo? Oh, ganyan lang, oo. Tapos, itong passport ko, pag di kita, ilagay mo sa ilalim. Yung passport ko, yan, ganyan, ilagay mo lang dyan. Yan. Ayan, mga kaibigan, palarga na rin kami. Kaya abangan nyo yung pagtawid namin ni Brent doon sa border. Kasi bago lang siya, kung ano ang mga tatanungin sa bagong truck driver na tatawid ng borders. Yun ang ating content ngayon. Paano magtawid? Paano tumawid ng border, o paano tumawid ang mga bagong truck driver sa borders? Yun. Ayun na, mga kaibigan, papunta na kami ni Brent sa Ambassador Bridge sa border. Ayun natin malalaman ngayon kung anong mga update sa border. Usually, mga kaibigan, pag ako ang nagda-drive, nakikita nyo naman sa mga video natin, lagi lang nakatutok sa isang direksyon yung ating camera. Ngayon may pagkakataon tayo na videohan yung mga magagandang anggulo. Wala dito, mga kaibigan, yung nakikita nyo hanggang dun, pataas dun, tignan nyo kabisi ang mga truck. Andun sa may bridge na yun, wala dyan, oh, yung mga yun, pila-pila. Kanina pa kami nakaabang dyan ni Brent, eh, para kumuha ng pagkakataon para kumanan. Ayan. May pa rin mga nakapark dyan na mga truck driver. Nag-aabang din yung mga yan ng clearing ng kanilang load. Nakakaibigan, nakita natin yung Ambassador Bridge. Tagal ng ano to, eh, tagal ng hindi matapos-tapos ang construction dito. Lalo ng kape. Oh, makikita mo yung bilang site to, no? Dito to. Ito ng mga building to. Matanawin. Ambassador Bridge. Ganon din dun sa kabilang side, sa kanan. Sinipan dito.
traction pa rin, mga kaibigan. Ano? Building. Tapos kahit papano may guider sila eh, no? Approaching destination in 700 feet. Hindi mo makilala eh. Natin mamamataan ang ganda ng bridge na to, the Ambassador Bridge sinasabi nila. Kitang-kita nyo mga kaibigan, no? Karamihan ng mga nagko-crossing puro truck. Oh, nagsasalanggo-salanggo pang truck. Pagiti bumalasew kagayam ganda kamsat ko. At sa kabilang banda dyan, alam ko ang ibig nyong sabihin mga kaibigan, sinuot ko na, syempre alam nyo naman mahilig sila kaysa sombrero, pero huwag nyo akong pakakantahin, hindi ako April Boy Rihino. Di ba, friend? Hanggang ano lang tayo, hanggang forma lang dati, hanggang doon lang yun. Ayun mga kaibigan, ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa gate. Kita nyo naman ka-busy talaga dito lagi sa Bridge of Canada, dito sa Ambassador Border Crossing. Ayan. Ayan. Tabay mo lang. Lagay mo sarili mo sa on duty border crossing. Stop, stop. May stop sign eh, stop ka. Ayan mga kaibigan, kami ni Brent ay tatawid na talaga ng border, hindi na tumapigilan pa. Yan ang bot. Yun. Huwag mong isisit. Oh, yan, tama. Huwag mong isisit ang parking. Ganyan lang. Apaka mo lang yung parking mo. Hello. Hello. Good afternoon, sir. How are you? We're good, sir. That's good. Thanks. Ingatan mo rin yung mamali pa rin yun. Pag-ahabol pa kayo ni sir ng ano.
is manifest dyan sa kalsada. Winnipeg. How long were you in the States? 3 days. Well, yan. Sundan mo na lang yung GPS na yun. Tapos tatawagan ko sila kung mag-inspect ba pa ba tayo o hindi na. Okay. Good to go, sir. Thank you, sir. Yeah, bantay mo lang dyan, ako na bababa. Busy no, ang daming ano eh. Papa border crossing. Ayan, hihinto mo lang ako nang bababa. Kaibigan, si Brent ay officially professional long haul truck driver na. Yun na lang ang kulang sa kanya. Nakatawid na kami ng border. Ayan, ang passport naming dalawa. At look, may sign. Ibig sabihin, nakakross na tayo ng border. Yan, mga kaibigan. Okay. Ayon mga kaibigan, magandang hapon. Andito na kami ni Brent sa Torque. Nakabalik na po kami ng maayos mula sa aming biyahe. Ito Brent. Ayan. Kumusta Brent, napagod ka ba? Okay lang. Ayan si Buddy Brent ay officially done his training. At wala akong ibang masasabi kundi pasado siya, okay siya sa pagda-drive. Ngayon, na-experience na niya yung pag-border crossing, which is yun lang yung naman yung hinahanap ng company upang sa ganun tuloy na siyang sumampa at mabigyan ng unit, which is ito nga unit ni Boss Rayland ang gagamitin niya. Yeah. Ayun mga kaibigan, magandang umaga. Si Brent ang ating kasama ngayon. Akala ko tapos na yung training namin. Meron pa palang isang huling biyahe. Sabi ng company natin, kailangan lang niya ng ma-trainee sa meat inspection, which is yun nga ang rini-require. Lahat ng mga ini-export nating mga pagkain galing Canada papuntang US, dadaan ng meat inspection. Kaya naman, si Brent ang ating pinag-drive para ma-experience niya yung pag-crossing ng border from Canada to the US. Kasi dun sa previous video natin mga kaibigan, from US to Canada yung cross-border ni Brent.
Ayan mga kaibigan, andito na tayo ngayon sa USDA, about 1 kilometer from the border. Ayan. Since may mga nauna pang dumating sa atin dito, kaya mag-aantay tayo ng slot. Ayan. Ngayon, prepare lang namin ni Brent kung ano yung ibibigay namin doon sa loob ng opisina ng meat inspection. Yung mga papilis natin dyan, buddy. Ayan. Ayan. Itong bill of lading. Itong bill of lading, no? Ayan, nandyan lahat. Nandyan din yung sa loob niya. Mayroon ding extra pang ano dito. Extrang sealed. And then yung ano natin. Yung isang hindi, yung ace manifest. Yan. Tapos itong ace manifest na ginamit natin sa pagtawid, kailangan ito isasama diyan. Yan. At pagkatapos noon, abang-abang lang kami doon sa mga kasamang nandoon, pag may umalis, kami naman ang susunod. Ayun mga kaibigan, mayroon isang bakanteng inspection duct yan, kaya naman si Brent, aatrasan niya yan. Yan. Oh, mayroon din isang Turk na nandoon. Turk din yan. Baba ako, Brent, para ma-assisang ka doon, kasi mag-ano rin kami mga kaibigan, mag-adjust kami ng trailer axle, kasi medyo mabigat yung aming drive, mabigat yung timbang ng drive namin dyan, kaya magdadagdag kami ng timbang dito sa trailer. Ayan. Ayan, patras na yung ating body. Alalahin lang natin siya. Tapos iaabante niya para straight lang yung truck. Mula dyan, dito lang hihinto yung truck. Para sa ganon, kapag binuksan natin mga kaibigan, pag binuksan natin yung trailer, meron tayong space. Ayun. Thank you.
nang hindi ko lang makaibigan upang sa ganun may space tayo pag binuksan natin itong trailer natin. Ayan. Ayan, i-adjust natin. Ah! Itas kita! Atras mo! Ha? Ah. Adjust lang tayo ng dalawang butas. Ah. Maglalagay lang tayo ng kunting timbang dito sa trailer natin. Kasi medyo mabigat doon sa drive. So ang gagawin natin, yan. Baha natin yan, yan. Yon, yung pin na yan, pag itinas ko ito mga kaibigan, lulubog. Sana madali lang. Yon. Yon. Ayan, nakita nyo lumubog ngayon. Pa-atrasin ko si Brent, ang traktor. Atras siya. Ilagay natin dito, Brent. Magbawas tayo ng mga 800 pounds lang. Yan. O kaya dito na lang sa tatlo para 1,200 pounds. Yan. Sige, sesayin na sang kita. Pag ginanong ko, atras ka. Pag sinabi kong, whoop, ito. Okay. Yan, mga kaibigan. At pagkatapos nun, tapos doon, dadalhin natin yung mga papeles natin doon sa loob. Yan, bantayan natin. Ibaba ko. Ayan, ganyan. Ayan, ang pin. Once na inatras pa ni Brent, lalabas yun. Okay. Back! Doon. Good. Good. Ayan. Ayan lang ang sistema. Abustas na natin to. Yun. Nagdagdag tayo ng timbang konti rito sa ano trailer natin. Ayun, pupunta kami ni Brent doon sa loob ng opisina. Dalhin namin yung papeles. Tignan muna natin to. Yun, mali yung napindot ko. Sorry. Ah, Brent, dali mo yung mga papeles. Punta tayo dun sa loob ng USDA office. Tandaan mo ha, kapag ka-submit inspection ka, para hindi ka na aabante, atras, ganyan lang. Mag-iwan ka ng slot. At itong number one, Brent, huwag mong puputulin yung sealed. Kasi sila magpuputol niyan. Okay. Oh, and then, tignan mo, number one tayo. Dalhin natin yung papel na yan. Kung saan yung designated na slot number 1 doon natin lalagay. Pasok ka dyan. Tapos pag makita mo yung number 1, doon mo ilagay. Okay. Yun, number 1. Door number 1. Yan.
Yan lang. Tapos magantay. Ang sabi? Napagalitan ka pa yata. Grabe naman sila, mag-aante. Mag-ano lang naman kami, may kasa training lang eh. Talaga sila laging nagagalit sa mga ano, parang ano, parang walang ginawang tama eh. Ayan, tapos waiting tayo sa kanila. Ayun, maganda muna tayo. Ayun, si Brent, mga kaibigan, sasarado na niya. Alright. Binuksan mo, Brent? Ibukas mo nga muna. Okay. So, wala talagang ano, ha? Wala talagang load bar, ha? No load bar. Alright. Well done. Nakuha mo na lahat, pali. Tapos, turn on the reefer. Oh, kakalimutan. Abot mo? Oh. Ano yan? Let's roll. Habang tumatakbo ka, silip-silipin mo na lang yung ilaw niya dyan. Kapag ka, ano, kapag gumandar na, maririnig mo naman eh. Ayan. Ayan mga kaibigan, tapos na kami ni Brent sa USDA meat inspection. Kaya naman, tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Alright, let's go! Si Alisa na yung mga nauna sa atin. Pagkatapos yung mga nakapila naman dyan, sila naman mga kaibigan ang susunod. Ganyan lang, pasimple. Kung may pagkakataon ka, itong naka-hazard na to, lagpasan mo niya yan. Kasi pinapagapang lang niya yung truck niya eh, para hindi ma-break yung kanyang, ano malamang, kanyang off-duty. Ano mga kaibigan, hanggang sa muli ha, sana po huwag kayong magsasawa sa panunod sa mga video vlog nila kay. Thank you very much po. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli sila kay ito at nandito si Brent na ating kasama. Nice to meet you, man. Have a good day, okay? Yo. Take it easy there, man. Okay. Yep. Ano mga kaibigan, magbababa lang si Buddy Brent ng ating trailer na dala-dala. Luwang ng yard ng truck, punong-puno. Galing na bata ko si Brent, mga kaibigan. Patang-bata pa lang, ha?
Lakai Pinoy Trucker.